Okay, let me end with a story. Ayan. Naririnig pa? So if ever na you're losing hope, parang suko ka na sa problema, kasi ito, binabalikan ko tong story na to and favorite ko to, na hindi solusyon ang pagsuko, hindi solusyon ang yung harsh na sanction sa sarili. So there's this guy, ang pangalan niya ay, let's call it Miguel. Ang pangalan ng lalaki ay Miguel. Then meron siya, nagda-drive siya. Gusto niyang pumunta sa libingan ng kanyang ina. Kasi namatay yung parents niya, maybe because pandemic, etc. Nagkaroon ng illness. So, nade-depress siya at gusto niya nang mag-commit ng, hindi ko pwedeng banggitin kasi naka-live tayo sa Facebook. You know what I mean? Gusto niya kunin yung sarili niyang buhay. At meron siya nakasalubong na matanda. Ang pangalan ng matanda ay Mary. Meli yung pangalan ng matanda. Meli. Kung saan siya pupunta, syempre area lang din ng cemetery yun. Sinundo niya, ay hinintuan niya kasi kita niya pagod na yung matanda. Sabi niya, saan po kayo papunta? Pupunta rin po ako ng ni Miguel, huminto siya sa sakyan. Saan po kayo papunta, nanay? Pupunta ako doon sa sementeryo. May dadalawin lang ako. Then sabi niya, ama, nay, sakay na po kayo. At least mahatid ko po kayo. Tapos nakita nung matanda na, nung pumasok ng kotse, nakita nung matanda na umiiyak pa, yung parang may pinag-iyakan. Parang, alam niyo yung filter sa TikTok na namumula yung mata. Parang ganun. Then, sumakay na sa labi matanda, nagkwentuhan sila. Tapos sinasabi nung matanda, bakit ka umiiyak, iho, anong problema? Sabi niya, wala po tunay, ang dami lang kasi problema. Parang hindi ko na kaya, nawalan ako ng trabaho, nalugi yung negosyo ko. Then nawala pa yung magulang ko, ganyan, patong-patong yung problema. Yung pala, si Miguel, kaya pupunta ng sementeryo kasi yun na yung last na dalaw niya. Magsasabi siya ng last na dalaw sa magulang niya, na sa mami niya, na hindi na siya, ito na yung huling dala ko ng bulaklak, sorry, hindi ko na kaya yung problema, ayoko na. So parang yung intention niya, kaya siya pupunta doon. Now, nag-usap yung matanda, sabi nung matanda sa kanya, alam ko sa edad kong to, ang dami ko na rin naranasan problema katulad na nadaanan mo. Ginawa niya, hinawakan niya yung kamay niya. Ang sabi ng matanda, I know that life is tough and so are you. Sabi ng matanda. Tapos sabi ng lalaki, wow, Inglesera. De, joke lang. Nasisira yung mood eh. sabi nung bata ni Miguel, hindi na siya nakapagsalita. Umiyak na lang siya ng umiyak. Tas nag-relax na ulit yung matanda sa chair, sa back seat. Then habang nagda-drive sila papalapit doon, pumara na sa unang kanto yung matanda, si Aling Meli. Pagkababa ni Aling Meli, ayan, di dumiretso na siya. Tas pagtingin ni Miguel doon sa side mirror, sa rearview mirror, wala na yung matanda. Then pumunta siya doon sa grave, sa puntod ng nanay niya, iyak siya ng iyak, pero tears of joy. Na may halong guilt. Kasi, yung pangalan ng nanay niya ay Meli. Naaalala niya, during time na bago mamatay yung nanay niya, may sakit yung nanay niya. At ang laging sinasabi ng nanay niya habang hinahawakan yung kamay, naiyak ako ah. Life is tough and so are you. So parang ano,
pag nahihirapan kayo, may mga tao na pwede nyo maging inspirasyon. So parang siya, si Miguel, kailangan pang magkatawang tao ulit ng nanay niya. Abay, para tayong baliw. Kailangan pa ulit ipaalala ulit na huwag sumuko. Mahirap yung buhay, mahirap yung negosyo, mahirap yung trabaho, pero killing yourself is not the solution. Dun, after nun, naging mas matatag siya. Naalala niya, yung problema pala, kaya pala siya nagiging tough because may mga problema na napapagdaanan niya. So if ever kayo guys, nawalan kayo ng motivation, you always look to your family. Yung mga taong pwede niyong matulungan. Sila yun. Sila yung totoong inspirasyon. Malayo man sila. Kasi may mga friends tayo dito, no? FW. Hindi ko alam. Hindi ko kasi naramdaman yung may malayo. Pero alam ko... Hindi ko alam kung gaano kahirap. Pero alam ko yung mahirap na mahirap yan para sa inyo. Kapit kayo. Titigil din yan. Kasi hindi naman madamot ang mundo. You will achieve your goals. Your narrative will be different next time because you are tougher. You will dominate in your life because you are made for greatness. Whew! So, salamat sa panonood. I hope na enjoy nyo yung training natin. Okay, susuko. Ang daming, maraming bumibilib sa inyo, wala nang nagsasabi. At maraming nandyan, bumibilib sa inyo, naniniwala sa inyo, nahiya lang sabihin sa inyo. Kaya wag na wag kayong susuko. Kaya yan. Matutupad yung dreams nyo. Kaya yan. Thank you sa inyong lahat. Be inspired. Stay inspired, be an inspiration. Salamat po.